The Immortal One, ika nga ng mga tao kung tawagin si JPE o Juan Ponce Enrile. Dahil ngayong araw, mismong Valentine's Day ay karawan ng kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel. Kahit sa social media, patok ang meme si JPE dahil sa kanyang long life at sino mag-aakala na ngayong araw ay kanyang pinagdiriwang ang kanyang 99th birthday celebration. Sabi ng mga eksperto, ang secret sa long life ay pagkain ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, iwasan ang masamang bisyo at matulog ng tamang oras. Pero ito nga ba ang dahilan kung bakit umabot si Manong ng 99 years o almost 1 century old? Bago ang lahat, hit mo na ang like, share ang video na ito at mag-subscribe. Kilalanin muna natin si JPE o Manong Johnny. Pinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan si Juan Valentin Faraganan Ponce Enrile Sr. kay Petra Faraganan, anak ng isang hirap na mangingisda. Born out of wedlock o anak sa labas, ang ama ni JPE ay isang Spanish mestizo na naging regional politician at kilalang abogado na si Alfonso Ponce Enrile na nooy kasado na. Pinabaptismo na isang aglipayan. Bata pa lang, nakipagsapalaran siya sa Maynila at nakilala ang ama doon. Nakapag-aral ng high school sa St. James Academy sa Malabon. Nagdesisyon ang ama niyang palitan ang kanyang pangalan sa legal na paraan at siya na ay naging si Juan Ponce Enrile. Nakapagtapos na cum laude noong 1949 ng Associate of Arts sa Ateneo de Manila University. Sumunod siya sa yapak ng kanyang ama at nagtapos ng cum laude ulit sa UP College of Law. Nakakuha siya ng 11th pwesto sa bar examinations noong 1953 na may 91.72% rating. Naging scholar sa Harvard Law School at nakakuha ng Master's of Law degree na may specialized training sa International Tax Law. Nagturo siya sa Far Eastern University at nag-practice ng abogado siya sa law firm ng kanyang ama bago pa siya nakuha ng nooy Senator Ferdinand Marcos Sr. sa Personal Legal Affairs noong 1964. Dahil taga Norte din, kasama si JPE sa may malaking naibahagi sa pagkampanya ni Marcos Sr. sa pagkapangulo. Matapos manalo sa eleksyon ni Marcos, kinuha niya si JPE bilang Chief of Bureau of Customs and Government Service Insurance Commission. Mula 1968 hanggang 1970, siya ay naging Secretary of Justice. Naging Secretary of National Defense siya noong February 9, 1970 at 1972. Inatasan ni Marcos Sr. si JPE na pag-aralan ang 1935 Constitution, lalo na sa kapangyarihan ng isang pangulo bilang Commander-in-Chief. Dahil sa sunod-sunod na kaguluhan at karahasang lumaganap sa bansa, na ipatupad ang martial law noong September 21, 1972. Si JPE din ay inatasan ni Marcos Sr. bilang presidente ng Philippine Coconut Authority, kung saan ay bahagi siya sa pagkontrol ng copra industry kasama si Danding Cuangco. Silang dalawa ay nasangkot sa korupsyon sa Coco Levy Fund. Noong 1990, ang PCGG ay kinasuhan si JPE, Cuangco at iba pa sa halagang 840 milyon pesos na di umano'y nasalin sa kanilang personal accounts. Isa si JPE sa mahalagang karakter sa ginanap na makasaysayang EDSA People Power Revolution. Kasama si Gregorio Hanasan at iba pang opisyal, nagpagsanib-pwersa si JPE sa RAM o Reform Armed Forces Movement kung saan inabuo ang kudeta laban kay dating Pangulong Marcos noong February 1986. Pero nabigo ang planong kudeta nang nalaman ito ni Fabian Ver. Nakakuha ng suporta si dating Pangulong Cory Aquino sa grupo ni JPE, Ramos at Hunasan at sila ang nanguna sa malawakang rebolusyon sa pagpapaalis sa pwesto sa pagkapangulo ni dating Pangulong Marcos. Sa ilalim ng Cory administration, naupo ulit bilang Secretary of National Defense si JPE. Ngunit hindi niya nagustuhan ang pamamalakad ni Cory dahil sa pagpapabor sa leftist opposition. Marami ding ayos sa pamamahala ni Cory kaya may mga kuditang naganap sa ilalim ng administrasyon niya. Napag-alaman ni Cory na kasama si JPE sa planong kudita kaya pinaalis niya ito sa pwesto. Noong May 1987, nanalo bilang congressman si JPE. Sa parehong buwan, napag-alaman ulit ng administrasyon ni Cory ang planong kudita laban sa kanya ni JPE at kasama si Hunasan. Ikinulong sila sa Camp Aguinaldo pero pinalabas matapos ang ilang araw dahil sa pagkukulang ng ebidensya. Noong 1992, tumakbo at nanalo bilang congressman si JPE sa 1st District ng Cagayan. Noong 1995, tumakbo at nanalo siya bilang senador hanggang 2001. Tumakbo din siya bilang presidente noong 1998 pero natalo at nanalo si Joseph Estrada. Noong 2001, isa si JPE sa bumoto sa pagtangging mabuksan ang second bank envelope. Ang nangyaring butuhan ay nagresulta ng EDSA People Power laban kay dating Pangulong Estrada. Kasama si Miriam Santiago, Gregorio Hunasan, Panfilo Lacson at Vicente Soto, pinangunahan nila ang pagsuporta kay Joseph Estrada.
Noong 2004, nanalo ulit siya sa pagkasenador sa ilalim ng KNP banner sa pagtutol na ma-impose ang purchase power adjustment sa consumers' electric bills na ikinatuwa ng maraming tao. Noong November 2008, nag-resign si dating Senate President Manny Villar dahil sa kakulangan ng suporta at si JPE ang pumalit sa posisyon niya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Senado, nakapagpasa ito ng mga batas. Na-re-elect sa kanyang ika-apat na termino noong 2010 sa Senate election si JPE. Noong 2012, si JPE ang presiding officer sa impeachment ng dating Chief Justice Renato Corona. Isa siya sa bumotong guilty sa impeachment. Noong 2012, nagsimula ang away nila ni Antonio Trillanes noong tinanong nito ang sekretong pagbisita ni Trillanes sa Beijing patungkol sa Spratly at Scarborough Shoal. Nagkaroon din siya ng pagtatalo kay dating Senator Miriam Santiago dahil sa kanyang pagtutol sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 bill ng senadora. Dahil sa gitna ng mga akusasyon laban sa kanya tulad ng pamamahagi ng MOEE funds sa mga senador, nagdesisyon nang bumaba sa pwesto bilang Senate President si JPE noong 2013. Sa parehong taon, na-involve ulit si JPE sa PEDAF scam o pork barrel scam, nakulong at naka-post bail din ito. Nasangkot din si JPE sa eskandalong love affair sa kanyang dating Chief of Staff, Gigi Reyes, kung saan ay sinuwalat ng kanyang asawang si Christina. Pero matapos ang maraming taon, nagkabalikan din ang dalawa at nagdiwang ng kanilang nooy 60th wedding anniversary. Nitong nakarang taon, matapos ang ilang taong malayo sa politika, bumalik si JPE ng inatasan bilang Chief Presidential Legal Counsel sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Si JPE o Manong Johnny ay isa sa kilalang pangalan sa mundo ng politika ng bansa. Siya ay kinasal kay Christina Castanier. May dalawa silang anak, si Juan Jr. o Jack at si Katrina. At malamang, nakilala niyo na din si Katrina dahil siya ay CEO ng Jaca Investments Corp na kilala sa paggawa ng masarap na Delimundo. At dahil sa sarap ng Delimundo, di kaya isa ito sa sikreto ng long life ni Manong Johnny? Joke lang po. Half-sister ni JPE si Armida Sigyon Reyna na kilala noong singer, theater at film actress. Ayon sa World Bank, ang life expectancy ng Pilipinas noong 2022 ay 71 years old at bihira na lang tayong makakarinig ng mga lolo at lola na umaabot ng 99 o centenarian sa Pilipinas. At dahil sa kilalang The Immortal One, nakakuha tayo ng impormasyon kung ano ang sikreto ng long life ni JPE. Sa isang article sa PhilStar, na ibahagi ni JPE na ang sekreto ng long life niya ay saluyot. Maliban sa regular na tulog at ehersisyo, kasama din dyan ang deneng-deng na ulam niya kada linggo. Paborito din niya ang kilawin na isda. At alam mo ba na walang strict diet si Manong? Kumakain siya ng lechon, chicharon, adobo, pork chop at bagnet. Wala siyang diabetes, kaya medyo umiiwas lang siya sa mga pagkaing prone sa uric acid. Dagdag pa niya, hindi na siya kumakain ng kanin sa gabi. Sa isang separate interview, pinapili siya kung coffee or tea. Sagot niya, wala sa dalawa. Mas gusto pa niyang uminom ng tsokolate. Baka ang tsokolate ng Cagayan ang iniinom niya. Pero always healthy nga ba si Manong Johnny? Nagsimula siyang manigarilyo sa edad ng 10. Hindi siya natigil sa bisyo hanggang sa edad ng 60. Umiinom din siya ng alak na katamtaman lang, half cup of glass of wine o half bottle of beer lang. Pero bakit hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin si Manong Johnny? Bakit matalas pa rin ang pag-iisip? Isa sa sikreto niya ay ang pagbabasa ng mga libro patungkol sa economy, foreign policy, history at geography. At nagbabasa din siya ng mga trending topics sa internet. Teke din pala, dahil inamin niya na self-taught ang paggamit niya ng computer at siya mismo ang sumasagot sa mga tanong at comments sa Facebook. Noong 2012, inamin ni Manong Johnny na sumailalim ito sa stem cell therapy na kagaya ni former President Joseph Estrada at former First Lady Imelda Marcos. Napabalitang nagbibigay ito ng maraming lakas at pinapanumbalik ang kalidad ng kanyang vital organs. Ano bang sikreto? Dahil nalalapit na po ang inyong kaarawan. O paano ba magkaroon ng healthy life kagaya ni Mang Juan? Wala akong sikreto eh. Ginagawa ko lang. Kinakain ko masyado, pero moderate. Yeah, at nag-exercise ako. Ang aking ginagawa, hindi ako umiinom ng maraming dalubig. Uy, bago yan. Warm water lang, hot water lang. At medyo mainit. Yung kaya. Yan tawag yun, maligamgam. Ikaw, ano sa tingin mo ang secret to long life? Comment below. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share this video, at mag-subscribe.